Hi guys, punta lang kami ng SM, bibili kami ng ilalaman natin sa rep. So, see you there. Yan lang ang aking outfitan, bench cotton shirt. Okay, alam, bench hindi na nagbebenta ng ganito. Luma na siya, pero gustong-gusto ko siya isuot. Tapos isang Dickies na pants. Yan. See ya. Hi guys, andito na kami sa bahay. So disaster, hindi ako nakapag video sa SM kanina. Tapos yung aming pinamili is nilagay sa isang malaking box. So yun guys, yun na nga, nilagay sa isang malaking box. Wait, pakita ko yung box. So guys, ayan yung box. Laki. Sabi ko dun sa bagger, kasi inilagay niya yung anim na bali walong soft drinks sa gitna. Sabi ko, mabubuhos yan. Kasi hindi naman, nakita nyo, hindi naman nakatape. Sabi niya, hindi ma'am, tatalian ko naman. Tapos nung tinalian niya, isang tali lang doon at saka isang tali lang dito. Tapos inilagay niya sa cart. Sabi ko, ayan, maano ang ilalim yan. Pero diretso pa rin siya. Wala siyang pakialam sa akin. Pag sakay namin sa taxi, ayun na nga. Nabutas na nga yung ilalim. Tapos, pagbaba sa taxi, hindi na kinaya. Buti na lang, nag-taxi kami at dito kami ibinaba sa may amin. So, kumuha na lang ako ng shopping bag at isinalin. Tinulungan ako ng kapitbahay ko na magbuhat. Actually, kasama ko si Gabby. Ayun. So, ganyan ang inabot ng aming dalahin. Kalat. Kalat. Yan, mga pinamili ko yan. Kalat. Kasi nga, nabuhos yung aming box. So, magre-ref tour tayo. Magre-ref tour tayo kasi namili ako ng mga pang-stock sa rep. Guys, ito yung ating mga wet ingredients tuloy. Yung ating mga karne na nabili sa SM. Dito rin pala nilagay yung konting gulay. So, hindi ako masyado nakapamili sa SM kasi hindi ko nagugustuhan yung mga karne nila. Yung iba, tingin ko maitim na. So, doon lang ako bumili ng pipino. Since mahilig naman kami sa pipino, ayan, bumili ako ng dalawa. Sa bell pepper, ito yung gusto kong bell pepper. Matamis to eh. Pwede mo tong, ay! Medyo, ano na, gamitin na natin to agad. Masarap to kahit papakin lang siya. Tapos, ito, pechay bagyo, gawa ng mag-chop suey daw. May celebration kasi si Ate Gab ng birthday niya ngayon Saturday, may overnight swimming sila. So, eto, hindi ako ng jumbo na tender juicy at hindi ko alam bakit nakakita siya ng jumbo na cheese dog. Hindi naman niya sinolik yung ordinary. So, tiyak ang mauuna namang maubos. Ito yung jumbo. Tapos, may free siyang toys. Tingnan natin yung free na toys. Ah! Ayan, minion. So, sino may bata dyan? May free. Yan. Tapos, bumila ako ng balat ng baka para pang balbakwa. Ayan. Bumili kami ng eto, pansahog-sahog sa mga gulay-gulay. Pork giniling. Tapos, eto naman para sa lasagna. Beef giniling. Tapos, etong paborito ng lahat. Bulalo. Tapos, bumili ng hipon. Ayan. Hipon. Tapos yung aking paboritong
bacon. So guys, nakabili ako ng ganitong organizer sa ano, sa Lazada. So dito natin ilalagay yung ating iba't ibang napamili. So by the way, papakita ko muna sa inyo lahat na napamili ko. Hi guys, medyo mabilisan na lang to kasi lobat na yung aking phone. Papakita ko lang po sa inyo kung ano yung pinamili natin sa SM. Ito yung sa grocery, ipakita ko na sa inyo kanina yung ating mga pork and meat kanina. Ito naman yung sa grocery. Bumili na ako nito. Ewan ko kung sino sa inyo. Kung sino sa inyo nagpe-prepare ng gold coins every new year, inagahan ko na, yes, October pa lang bumili na ako. Kasi, minsan nagkakaubusan. So, ayan. Bumili ako nito. Bumili ako ng dalawa lang muna. Kasi, hindi ko maalala kung marami pa ako nito. Since nga nag-stop ako mag-bake kasi wala naman din nagpapagawa. Eh, nag-stop na rin ako. Siguro mga isang buwan na akong hindi namimili ng mga baking materials ko. Tapos bumili tayo ng iodide salt. Kasi sabi ng nanay ko, ang bahay daw na walang asin is mahirap. So, magpanggap tayong mayaman, marami tayong asin. Bumili rin ako ng oyster sauce. Napapadalas kasi ang gamit ngayon. So, aking paboritong pinakurat. Ayan, spiced vinegar. Tapos, para sa Shanghai, kasi merong nagpagawa ang anak ko sa ate ko ng Shanghai, medyo marami-rami yun, kaya masarap ang Shanghai sa sweet and sour sauce. So, ang ating, ito lang ang ating, bali, 5 liters ko. Bali, marami pa kasi akong, yung mga naunang pinamili, marami pa. So, ito lang ang madalas maubos yung aking dishwashing paste. So, yan lang bali ang ano ko ngayon. Ang panghugas. So, ayan. Another coins. Yan. Handa yan para sa Pasko. Pumili na rin ako ng cornstarch. Napapadalas din ang gamit ko ngayon ito. Kaya bumili ako. Bumili ako ng gardenia na wheat bread. Tapos, isang white bread para sa anak ko. Tapos, bumili na rin ako ng walang bata dito, ha? Mga isip bata lang ang meron. Tapos, nakita ko to. Ito. Alam ko, baka sabihin niyo bawal sa akin to kasi diabetic ako. Pero, yes, umiinom pa rin naman ako ng Coke. Kaya lang kasi, yung mga kasama namin dito sa bahay is, umiinom din sila nito madalas. Kaya ayan, bumili ako ng dalawang trio. Kasi less, say 15 daw. So, ayan. Pero hindi ko tiningnan yung price. Ang Sprite naman is walang ano, walang save. So, regular price siya. Tapos, sa pinamili ko, meron akong free tatlong apple. Tapos, Lipton tea. Para sa aking baking, puto, kasaba, ano pa, yema, yan ang ginagamit ko. Tapos ito, bumili kaming quick melt kasi magluluto kami ng lasagna para sa Saturday get together. Sesto na mango. Walang bata rito ha, isip bata lang. Ito dalawa to, paborito namin tong tinapay. Cheese bread, cheese bites. Kaya kong ubusin ang isa nito sa isang kapihan. Dalawang binili ko nito, kaya lang yung isa na take out na. Bumili ako ng Nestle fresh milk. Buy 2, save 20 daw. Siyempre, doon tayo sa may save. Dato puti suka. Medyo nabore ako dun sa suka na isang galon. Ang tagal-tagal. Parang 6 months namin na ubos. Kaya parang dito na lang muna ako, parang medyo mabilis-bilis siya maubos. Tapos, this one also, toyo. At, may free. Huwag ka, may free. Tapos, another coffee na naman. Iba na naman, great taste naman ngayon. Sige lang, explore lang natin ang coffee. Light cheese.
Kaya lang, ito is yung walang ano eh, yung walang nata. Yan, dalawang pack. Sinigang mix. Oh. Ay! Nabuksan na. Alam niyo to, nung maliliit pa kami nito, ang laki nito. Malaki siya. Parang doble ang size niya. Tapos mataba. Napagninuya mo talaga at sinubo mo lahat, eh talagang pahirapan kong umuya. Yan ang gusto ko. Bawal sa akin, pero syempre, bumabalik pa rin yung minsan yung taste buds natin bilang bata. Ayan, bumili ako ng isa. Kaya lang nabuksan na. Ewan ko kung magkasing sarap pa rin sila. Syempre, isa nito. Hindi ako nag-hoard. Beef cubes, kasi naubusan na kami ng beef cubes. Katambal ng toma-toma. Para sa Saturday din, isang kalamansi at isang dalandan. Tagdalawa. Tagdalawa yan. Tapos, Ajinomoto. Tapos, itong pambaking ko rin. Apat. Yan. Tapos, ang aming Oh Well. Yan. Siyempre, ang Yakult. Apat na Yakult. At saka, isang orange. So, yun lang. Konti lang yung amin na pamili. Hindi ganun kalaki yung budget ngayon. So, ayan. Pero sa SM namin to binili. Bukas siguro yung iba kasing kailangan ko sa baking, like yung mga milk, is wala sa SM. So, yung brand na gusto ko para sa baking is wala dun sa SM. So, bukas pupunta ako ng Super 8. Doon ako mamimili. At saka kailangan ko rin ng tissue para sa mga patuti. Kasi bumili ako ng tissue sa Lazada. Iba. Oh, ang liliit. Pangmukha lang pala ito. Kala ko siya. Nakalagay doon kasi toilet paper. Pero pangmukha lang pala. Ayan. Dalawang binili ko. Hindi ko alam kung magkano ang bili ko. Ayan. 209. 209 sila. Dalawang piraso. Sad. So, ayan. Siguro kay Ate Agot na lang ito. Siya mahilig mag-ani sa mukha. Ay, meron pa pala. Ayan, bumili kami ng cheesecake. At saka ng paper plate. Para sa party-party nila sa Saturday. So, yun lang po. Yun lang po ang ating grocery haul for the meantime. Siguro bukas madudugtungan ko to para combine ng grocery haul at saka ng rep tour. Kaso mo yung rep ko, wala pang chicken, wala pang masyadong pork. Is na puno na siya. Siguro kasi, nandun rin yung ihahanda para sa Saturday. Andun din yung ihahanda para sa Saturday. Kaya medyo napuno siya. I'm expecting na malaki yung freezer ko nung unang bili ko. Sabi ko pa, paano ko siya pupunuin? Pero ngayon namamalengke ako, nakakapag-grocery ako, nang mailalagay ko sa kanya. Kulang na siya. Talaga dapat pala yung side by side. Pero okay na. Siguro after 2009. So, after 12 years ulit makakabili ako. Hopefully, pag nandito pa tayo sa Earth, after 12 years, mapapalitan ulit siya. Kasi yung una kong rep, 14 years bago napalitan. Then yung kundura, siguro kung hindi lang nag-disconnect yung saksakan ko na hindi ko na rin naman tiningnan, akala ko sira na siya. Siguro tatagal pa yun, kahit 5 years tatagal pa yun. So, eto, hopefully, tumagal. Para pag napalitan na siya is mas okay brand na rin at saka mas malaki. Siguro by that time mas marami na kami sa family. Yun. Currently, yan ang sitwasyon ng aming rep. Wala pa akong organizer. Gawa ng ang ginamit ko lang is yung mga ganito. Yung sa ice cream. Ang kaso mo, ang hirap hanapin kasi hindi ko naman nilagyan ng label, kasalanan ko rin.
ang hirap hanapin ang ulam na gusto kong lutuin. Ayan. So, bumili tayo ng mga organizer sa Lazada. Kararating lang niya kanina, kaya namali na rin ako. So, yan. Yan ang sitwasyon ng ref. Yan. So, mamaya, eto ang before. Mamaya, papakita ko sa inyo ang after. Yan. Eto empty to eh. Ano kalagay dito? Chicken, fish, and meat. Pero pag nilagay mo naman dito, natotoo siya. Siguro ganun. Yan. Meron akong cake gagawin ko bukas para sa birthday celebration ni Ate Gab. Yun, mamaya papakita ko sa iyo yung after. Guys, tumating na yung ating ano, na ating organizer. Tingnan natin kung okay pa siya. Kung ilalagay ba natin siya sa ref or stay tayo dun sa dati natin na ginagamit dito sa bahay. Each. So, bumila ko lang 10. 640, 648, something like that. Basta wala pang 700. Meron pang so, ganyan lang siya kalalaki. Kiniklaim nila na Tupperware, pero hindi naman siya Tupperware talaga. So, ayan. Yan ang gagamitin natin. So guys, yun yung giniling natin. Bali, isasalin ko siya per cup dito. Isang ganito, isang gisahan. May pagkadikit siya. So yung isang ganito is sakto lang pang gisa. Kaya naging ganyan yan, hinugasan ko ha. Kasi galing siya sa SM. So isang ganyan, isang pang gisa. Bali, kahating kilo ito. So, I'm expecting 5 ang magagawa ko. So, hindi ko na kailangan ilabas ang buong giniling pag ako magigisa. Tapos, ito to, parang ano lang, parang ice cream cups lang siya. Yan. Parimbasa. Kung halimbawa magigisa ka ng upo, ng pakbet, ng kahit ano na with giniling, ayan, sakto lang siya. So, mahigit 5. Ayan. Meron pang konti. So, yun. Halang tayo ng takip. Tsaka ano lang to, meno sa space ng rep. So, ayan. Pag kailangan ng giniling, magigisa isa-isa. So, guys, ganito yung sinasabi ko. Ito yung pang crispy pata namin. Maliit lang siya kasi apat lang naman kami. Minsan lang kami mabuo. Minsan 5. Ayan. Ano na yan? Pinalambot na namin for 45 minutes. So, pag gusto namin mag crispy pata, ayan, pwede na yan, ipiprito na lang.
usually ginagamit namin to sa crispy kare-kare kasi ito yung paborito ng anak kong panganay. So ito yung bopis, nilaga ko na rin yan for 45 minutes, hiniwa-hiwa para ready to cook na kung kailan namin gusto. So this one naman, this is mascara. Ayan, wait. Ang tenga kasi is ayun yung tenga. Yan. Para malamang mascara, ito yung ilong. Half lang ito, half lang ng mascara niya. Pero buo yung dila niya. So ito, nilaga na rin siya ng 45 minutes, malambot na rin siya. Kung gusto mo magtokot baboy, hihiwa-hiwain mo na lang siya. Or kung gusto mo naman magbopis, is iiihaw mo na lang. Tapos ito naman yung maliliit na crabs. Alimango. Ito yung itim eh. Tapos, ayan, nilaga ko na siya for 20 minutes. Tapos, kung gusto mo siyang gataan or karaniwan sa kajun to ginagamit namin. Pero, pwede rin siya sa ibang potahe. Nilalaga ko na siya ng 20 minutes. Tapos, pag malamig na, ilalagay ko siya dito. Tapos, ilalagay ko na siya sa freezer. Tapos, kung gusto ko magkajun, yun, meron na akong available na crab. So guys, etong laman ng wrap natin, eto is hipon, isang pangkare-kare, isang pambalbakwa, Shanghai, yung ating french fries, yung laman, eto dalawang ulam to, pinaghati ko pang adobo at saka yung isa pang minudo, tapos eto is giniling. This one is nagtimpla ko ng tapa, pusit, ito is for, ano nga yun? Sisig. Ito naman is for bopis. This one is pata. Tapos, nandito yung alimango. Bali, pinakuluan na siya. Tapos, pwede na natin siyang i-ref. Hindi na siya papayat. So, this one is atay. Pagkain ng doggies. Ito is bulalo. Ito is hot dog. Tsaka cheese dog. Dito naman po sa taas yung ating mixed vegetables. Sa likod niyan is yung green peas, tapos pepperoni, ham, tapos bacon, tatlo yan. Magaling tong ref na to kasi kahit nasa pintuan lang siya is nakakaya niyang i-frozen. Tapos, ito yung ating skinless langgonisa, yung sobrang Shanghai. Ito yung ating mga giniling na panggisa, ready na yan. Halimbawa, magigisa ka, kukuha ka lang ng isa, tapos yun, magigisa ka na. Tapos eto yung aking wait lang, nag-alarm na siya, sobrang tagal na pagkabukas. Eto yung aking fish balls, chicken balls, squid balls, yung nasa likod medyo bawas na. So yan po ang ating freezer, wala po yung chicken at fish. Yan pa lang po. So, medyo maliit din siya. Dito naman sa baba. So, ayan. Andito sa taas. Pag halimbawa, gusto mo nang magluto, siguro night before, ilagay mo na siya dito. Kasi nakalagay dito, chicken, fish, and pork. Or meat. Kaya lang, hindi siya pwede yung galing sa palengke. Dito mo ilalagay, may ilado. So, dito, pansamantagal, nandito nakalagay yung aking mga anik-anik yan. Yung aking yung balat na peanuts, lulutuin pa lang, mozzarella, tapos yung jelly ace, yun. Yung pulburon, yan, dyan nakalagay. Tapos, eto is puro mga egg whites. Pang puto, something like that, ganun. Tapos, yon yung ating Yakult mabili. Kaya, ayan, ubus na yung aking mga seasoning. Nandiyan nakalagay. Ayun, merong gatas na bukas. I know, pero magagamit din naman yan agad. Yung tinapay, nilalagay din namin sa ref. Tapos, yon may natirang ulam. Tapos, eto yung aking blueberry cheesecake. Hindi na naman nakapokus. Blueberry cheesecake, ayan. Yung sesto. Diyan nakalagay yung soft drinks, my water. So, dito naman, yung aking mga fruits.
medyo hindi ko nagugustuhan yung organizer niya. Okay siya na, hindi siya makalat, no? Kaya lang, parang nakakasikip siya. So, hindi ko alam po anong gagawin kong hati dito. Kasi eto, ilang item lang ang nakalagay dyan. Tapos, ayan, may konting suman na hindi pa nakakain yan. Yung kalamansi at saka yung dalanda na malaki. So, yan lang ang nakalagay dyan. Konti lang ang capacity niya. Nag-a-alarm na naman. Tapos, dito naman is yung aking mga nuts. Yung aking cashew nuts, walnuts, almond nuts, diced cashew, yung sobra kong whippet na hindi pa nagagamit. Tapos, yung chocolate. White chocolate dito ko nilalagay kasi pag sa labas siya, tapos medyo natagalan na hindi mo nagagamit, nangingitim siya. So, ayan, nandyan din yung ating gulay. Konti lang yung gulay ko. Kasi nga, kasama siya ng mga nuts. Kung ano lang yung gagamitin namin yun lang. Tapos, dito naman sa may pintuan, nandyan yung milk. Ito, bukas na to eh. Ang tawag dito? Mayonnaise. Yan. Bukas na yan. Ay! Pusa. Yan. Mayonnaise. Yung tequila. Pineapple. Yung mga cheese. Quick melt. Okay. Yung mga ginagamit ko. Tapos yan yung seso. Tapos eto. Yung natira kong cheese cream. Nagagamitin ko rin. Toro. Yan. Konti lang ang nilalagay ko rito kasi nag-iiwan ako ng space para sa aking insulin. Saan ako nakakuha nito? Yan, para sa aking insulin. So, isa-isa lang ang ginagamit kong insulin. Yun, yung pulburon ko na bukas na. Nilalagay din namin sa ref kasi pag hindi, ninanakaw ng pusa, kinakain nila. So, yan lang muna. So, guys, yan na muna ang ating ref tour. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na to. And if you do, please click like, share, and subscribe na po kayo sa channel ko if you haven't subscribed yet. So, this is Ellen saying bye-bye. See you again next time. God bless everyone!